Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, i-click lang po ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope. Sa mga newly subscribe, welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel, pagpalain nawa kayo, salamat. Aries, maaari kang makaranas ng mga mahihirap na oras sa unahan mo, kaya mas mabuting hawakan ang pasensya. Kilalanin ang mga taong maaari mong isaalang-alang na palawakin ang iyong negosyo kung sumang-ayon ka na sa isang pag-uusap. Ang kasalukuyang planetary alignment ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng hindi pagkakasundo sa loob mo. Maaari mong asahan ang tagumpay na posibleng mapalitan ng pagkabigo kung hindi ka maingat. Asahan ang magandang kita. Asahan ang magagandang balita tungkol sa iyong personal na buhay. May posibilidad na may lalabas na patron para tulungan kang magawa ang iyong mga plano. Ang mga problema sa mga tao sa iyong kapaligiran ay isang tunay na posibilidad at malulutas mo ang mga ito kung kikilos ka lamang pagkatapos ng detalyadong pagsusuri. Kung ikaw ay nasa likod ng manibela, mag-ingat at huwag lumampas sa limitasyon ng bilis. Maging matiyaga. Kahit na ang maliliit na tagumpay sa lugar ng trabaho ay pupunuin ka ng pinakamainam na dosis ng optimismo upang panatilihin kang sumulong. Maaaring harapin mo ang mga kasinungalingan na sumisira sa iyong pag-asa. Huwag tanggihan na isaalang-alang ang mga kamakailang mong kahinang hindi sumasagot dahil sa iyong lubos na pagdepende sa emosyon. Mag-isip ng mahinahon tungkol sa lahat ng bagay na sisimulan mong gawin. Ang pagtaas ng paghahangad ng material na tagumpay ay makakakuha ka ng pag-alit na saloobin at mga problema sa komunikasyon. Magsisimula kang aktibong tapusin ang iyong mga gawain at haharapin ang mga plano na iyong binalangkas. Gamitin ang iyong libreng oras upang isaalang-alang ang paglalakbay o bakasyon sa labas ng bansa. Isaalang-alang kung ano ang mas mahusay kung pupunta sa isang party o mag-isa sandali. Maglagay ng higit na pag-iisip sa iyong mga aksyon upang maiwasan ang pagkabigo. Maaakit ka ng isang pagnanais na makaramdam ng mga bagong sensasyon, ang iyong kahalayan at pagsisikap para sa mga intimate contact at mga karanasan sa pag-ibig ay tataas ng malaki. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaaring humimok ng ilang napakalalim na damdamin na lumabas. Huwag protektahan ang isang tao nang hindi hinihiling na gawin ito. Hayaan ang iyong mga ideya na lumago ng dahan-dahan at maging matiyaga. May mga makapangyarihang pagbabago na nagaganap sa iyong buhay sa napakabanayad na antas. Gawin ang paglalakbay na sa tingin mo ay magdadala ng tagumpay at pagkilala, nakakatulong ito sa iyong makapagpahinga. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako nang walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Hindi mo dapat sirain ang mga plano ng mga tao sa paligid mo, dahil mabibigo ka rin sa iyo. Kung mas mapapalawak mo ang lahat ng aspeto ng iyong mental, emosyonal, at pisikal na buhay, mas mabuti. Lucky number, 22. Lucky color, dark gray. Taurus, kung nasa proseso ka ng isang mahalagang desisyon, huwag magmadali sa anumang bagay. Sa buong panahong ito ikaw ay balanse at nagdadala ng pakiramdam ng katatagan at pagkakaisa sa iyong buhay. Sasamahan ka ng planetary kung napag-isipan at natanto mo ang iyong mga plano ng mag-isa. Ang paglitaw ng nababahala na hindi nalutas na mga problema sa pamilya ay isang posibilidad ngayon, kaya kumilos bago maging huli ang lahat. Ito ay isang magandang panahon upang isaalang-alang ang mga plano para sa hinaharap, at mga paraan kung saan maaari mong simulan ang paglalagay ng mga ito sa paggalaw. Maaari kang maglakbay at bisitahin ang iyong mga kamag-anak, ngunit mag-ingat sa likod ng manibela. Natutokso kang magsimula sa mga pagbabago dahil lang sa hindi sinasadyang naging sentro ka ng mahahalagang kaganapan. Huwag hayaan ang iyong sarili na mawalan ng pera dahil sa iyong maling pag-uugali. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan sa lahat ng mga gastos. Ang mga problema ay paparating na sa iyong lugar ng trabaho, kaya kailangan mong harapin ang iyong mga hindi kasiyahang obligasyon at gumawa ng mabilis na mga desisyon.
ang panahon ay partikular na mabunga para sa mga tao nang sining matatanggap nila ang kanilang pangarap na panukala. Ang makapangyarihang damdamin ay dumadaloy sa kalangitan ng iyong emosyonal na buhay, dahil sa celestial energies na naglalaro ngayon. Maaari kang lumikha ng mga problema dahil sa iyong hindi pagpayag na magpakita ng pagpipigil at ipahayag ang iyong damdamin sa mga naiinggit na tao. Huwag pumunta sa kalsada. Sa halip na magtrabaho upang maglagay ng pera sa bulsa ng ibang tao, ito ang oras upang gumawa ng mga hakbang upang ilagay ang pera sa iyong sariling bulsa. Gumawa ng hakbang patungo sa pag-abot sa iyong mga layunin at ideya na nabuo na. Isaalang-alang ang iyong mga tagumpay at magsimula ng bago, mga gawain lamang na dati nang naisip. Kung ang iyong mga plano ay nangangako at maaari mong kumbansihin ang mga tao sa paligid, makakakuha ka ng suporta at tulong. Magpakita ng pagdidiit at pamunuan ng mas madalas. Palaging magandang ideya na pumunta sa isang romantikong pakikipagsapalaran kasama ang iyong mahal sa buhay, at tila ngayon na ang oras. Makakakuha ka ng paghanga kung hindi ka nagmamadali, kaya manatiling kalmado at matiyaga. Mayroong isang tunay na daloy ng enerhiya ngayon, at ang mga vibrations ay kahanga-hanga para sa paglikha ng isang mahusay na mood ng pagkakaisa sa iyo. Ang wastong pakikipag-ugnayan sa mga taong nakapaligid sa iyo ay mag-iwas sa iyo sa gulo at mas magkakaroon ka ng tiwala sa kanila. Maaring hindi ka kanais-nais na magulat sa balita na sinusubukan ng isang kaaway na tanggalin ka sa iyong opisina, lalo na kung ikaw ay nakikitungo sa politika. Ito ang perpektong oras para magayos ng outing. Ang iyong mga aksyon ay hindi lubos na pahahalagahan maliban kung isasaalang-alang mo ang mga ito ng maaga. Ikaw ay puno ng mga pag-asa at mga plano, karamihan sa mga ito ay makakamit at isang sapat na dahilan upang hindi makaramdam ng hindi komportable. Ang pagtagumpayan ng mga paghihirap ay pabor sa iyo, lucky number, 9 lucky color, purple. Gemini, ang mga hindi inaasahang aksyon ay ang sanhi ng komplikasyon sa iyong mga relasyon sa mga malalapit. Huwag maging emosyonal sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Mas mabuting huwag kang magbigay ng payo ngayon upang maiwasan mo ang hindi pagkakaunawaan at pagkabigo. Subukan na huwag maiinip ngayon dahil tiyak na masasaktan ka. Ang iyong mga pagkakamali ay maaaring ganap na baguhin ang iyong mga pangunahing layunin para sa panahon, ngunit iyon ay pabor sa iyo. Kakailanganin mong gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa iyong mga plano sa hinaharap. Maglakbay kung sigurado kang pupunuin ka nito ng magagandang alaala. Tinutulungan ka ng pagsusuri na maabot ang mga kinakailangang pamantayan sa iyong mga relasyon. Ito ay isang magandang oras upang ilagay ang iyong pera sa isang bagay na makabuluhan isang bagay na makakatulong sa iyo. Maging mahulaan at pantay. Maaaring hanapin ka muli ng mga kasosyo sa negosyo na matagal mo nang hiniwalayan. Manatiling kalmado sa komunikasyon at huwag pilitin ang kapaligiran. Hindi ka dapat nangunguna sa mga pangyayari kung nais mong makasama ka ng kaunlaran. Samandal ka sa nakakasakit na pag-uugali. Mayroon kang mga kaibigan na hindi sumasang-ayon sa iyong mapanganib na mga intensyon. Maaaring gamitin ang pera para sa maraming bagay, ngunit ang isa sa pinakadakilang gamit nito ay ang pasayahin ng iba. Ang mga planeta ay nangangako sa iyo ng mahusay na tiwala sa sarili at espiritual na pagkakaisa kung naaalala mo na ang pagtatasa sa sarili ay nakikinabang ka. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay na magiging isang pambuelo para maabot ang mga bagong tuktok. Maging mahulaan at pantay. Dahil sa planetary lineup, kakailanganin mong panoorin na hindi mo sinusubukang manatili sa nakaraan hanggat may kinalaman sa isang partikular na relasyon, kung ang isang taong malapit sa iyo ay nagpahiwatig na sa tingin nila ay oras na para maghiwalay kayo, at ikaw alam mo sa kaibuturan ng iyong puso ito ang tamang gawin, huwag kang lumaban para sa lumang panahon. Iwasan ang mga pag-aaway sa iyong pamilya, mga salungatan sa mga estranghero, at mga bagong kakilala. Madarama mo na may nakikipaglaro sa iyo, ngunit hindi mo mapapatunayan na ito ang kaso. Isaalang-alang na palakasin ang iyong sarili ng may higit na pasensya, lalo na ngayon. Tinutulungan ka ng planetary energy sa pagsusuri ng iyong pag-unlad patungo sa ilang mga layunin.
Sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng pagnanasa na gumawa ng mga pagbabago sa iyong saloobin sa isang partikular na tao. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamangha-manghang insight. Ang sandali ay hindi angkop para sa mga paglalakbay. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili, lucky number, 8 and lucky color, brown. Cancer, ang mga damdamin ay matindi, at ang isang sitwasyon ay maaaring mag-ihip ng langit. Huwag makipagsapalaran at manatiling kalmado, gaano man kalaki ang hindi mo sinasang ayunan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Protektahan ang iyong sarili mula sa mga hindi gustong pagpupulong at pakikipag-usap sa mga hindi kilalang kakilala. Mayroon kang kapangyarihan upang itama ang isang namamatay na sitwasyon at gawin itong isang kompletong kwento ng tagumpay. Mag-ingat kung kailangan mong suriin ang mga dokumento sa pananalapi. Sa malapit na hinaharap ang isang kaganapan ay maaaring gumawa ng lubos na pagkakaiba at itulak sa paglikha ng ilang mga kawili-wiling pagbabago. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras. Huwag magnanais na madaliin ng sino man na gumawa ng isang hakbang bago ka handa. Hindi kanais-nais na maglakbay dahil ikaw ay ginulo. Ang iyong mga plano ay maisasakatuparan kung handa ka ng magseryoso. Huwag mag-overload ng higit sa nakaplanong trabaho at makauwi sa oras. Tila lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay karaniwan, at pakiramdam mo ay matatag, ngunit ikaw ay tensyonado. Ang iyong pag-asenso ay isang dahilan ng inggit sa iba kung labis mo itong pinagyayabang. Haharapin mo lamang ang iyong pinakamalaking problema kung hindi ka pabigla-bigla. Suriin ang iyong mga tagumpay hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Huwag menas kung nakikita mong mas mabagal ang pinaplano kaysa sa inaasahan. Maaari mong malaman na may kailangang baguhin sa iyong buhay. Mapapabuti mo ang iyong katayuan sa pananalapi ng hindi inaasahan, sa mga gawaing tatanggapin mo at tatapusin ng may pagkapino. Ang anumang uri ng short distance na paglalakbay ay magiging lubos na matagumpay. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran. May posibilidad ng mga bagong obligasyon mula sa iyong mahal sa buhay ngunit kung ang relasyon ay mananatili sa isang lugar maging handa para sa isang hindi kasiyahang pagtatapos. Ang kasalukuyang mga antas ng enerhiya ay maaaring makapagpapahina sa iyong karaniwang kagalakan at kaligayahan saglit. Huwag hamanin ang fate ng walang pag-iisip na pagsisikap dahil sa iyong kawalan ng pasensya, sa halip ay maglaan ng oras upang suriin ang sitwasyon ng may kalmado. May posibilidad kang magkaroon ng problema sa pagtatakda ng mga hangganan para sa iyong sarili. Kung nais mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay, makukuha mo ang lahat ng tulong na gusto mo at kailangan mo mula sa kasalukuyang pagkakahanay ng planeta. Angkop ang sandali para sa isang paglalakbay na kinasasangkutan ng simula ng mga bagong aktibidad, lalo na kung ito ay nasa ibang bansa. Salamat sa kasalukuyang pagsasaayos ng astral, malamang na tumaas ang tendensya na napakadalang na tumahak sa tuwirang landas patungo sa anumang bagay, na mas pinipiling lumiko pabalik-balik sa pabilog na paraan patungo sa iyong mga layunin at plano. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Ang mga paghihirap ay tutulong sa iyo na patunayan kung ano ang iyong kaya, lucky number, 15 lucky color, light gray. Leo, ipagpaliban ang paggawa ng mahahalagang desisyon dahil nalilito ka, naiinip at maaaring hindi sila ang tama. Huwag hayaang mangibabaw ang iyong emosyon kung nais mong makakuha ng isang karapat-dapat na pagkilala. Nasa iyo ang ascendancy kung patatagin mo ang iyong mga relasyon at ang iyong mga pag-unlad. Protektahan ang iyong sarili mula sa mga pagkabigo na dulot ng iyong emosyonalidad. Ang mga usapin ng pera ay magiging isang malaking focus. Sa puntong ito, mahalagang iwasan mo ang paggawa ng mahahalagang desisyon para sa mga pangmatagalang pagbabago. Ang pagsasaayos ng astral ay nagpapahiwatig na kakailanganin mong gumugol ng ilang oras sa pagsusuri ng iyong mga nakaraang aksyon. Ang sandali ay perpekto para sa paglalakbay sa kumpanya ng mga kaibigan. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay naghihikayat sa iyo na itakda ang iyong mga layunin at plano.
Ilayo mo ang mga taong binaygo ka ng maraming beses. Mag-ingat kung kailangan mong gumawa ng mga pagbabago at tanggalin ang isang tao sa iyong lugar ng trabaho. Subukang iwasan ang mga aksyon na hindi magdadala sa iyo ng nais na tagumpay. Matutokso kang magsimula ng maaga ng mga bagong aktibidad na maaaring hindi mabunga gaya ng inaasahan mo, kaya maging matyaga sa ngayon. Maaari mong maramdaman na ikaw ay dumadaan sa mga galaw. Ang iyong buhay ay maaaring umunlad ng iba sa iyong mga ideya at plano para sa panahong iyon. Ang wastong pagsusuri ay tutulong sa iyo na gumawa ng mga tamang conclusion at gawin ang kinakailangang aksyon. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Ang mga planeta ay nangangako ng mga balita na may kaugnayan sa isang malapit na kaibigan na magugulat sa iyo. Lahat ng nasimulan mo ay nagdudulot sa iyo ng mga benepisyo at kita, pati na rin ang pagkilala. Iwasan ang kawalang muwang. Ang iyong tanda ay maaaring maging matagumpay sa pag-ibig sa panahong ito dahil madarama mo ang isang interes mula sa mga kaakit-akit na tao nang hindi ka baro o magkakaroon ng higit pang mga kasiyahan sa pag-ibig at masasayang kaganapan sa relasyon sa iyong minamahal. Ang mga kasalukuyang enerhiya ay maaaring magbigay ng isang mahusay na pakiramdam sa lahat. Iwasan ang pakikipag-usap sa mga estranghero upang maiwasan ang pagkabigo. Sa bawat pulgada, dahan-dahan ngunit tiyak ang pasensya ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at seguridad sa bawat hakbang. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong magbago kapag at kung kinakailangan. Huwag hayaan ang iyong mga damdamin na makagambala sa iyo mula sa mahalagang pagsusuri sa sarili na kailangan mong gawin. Nagtakda ka ng isang layunin na napagpasyahan mong makamit sa lahat ng mga gastos, ngunit mag-ingat dahil maaari kang mabaygo ng hindi inaasahan. Ang sandali ay hindi maganda para sa isang holiday trip. Mag-ingat na huwag masaktan ang isang tao at huwag ipilit ang iyong opinion, lucky number, 9 lucky color, violet. Virgo, ang katahimikan sa mga relasyon sa iyong mga mahal sa buhay ay darating sa lalong madaling panahon, gamitin ito upang magpakasawa sa iyong mga tungkulin sa pamilya. Iyong mga gumagawa ng isang bagay sa kanilang sarili ay malapit ng umani ng hindi inaasahang tagumpay. Maaaring pigilan ka ng katigasan ng ulo na masuri ang sitwasyon ng tama, at maaari kang makakuha ng maraming pagkabigo kung hindi ka magpapakita ng pasensya at pagpipigil sa sarili. Kung anumang bagay na labag sa iyong kalooban, ikaw ay nagiging nakakainis at magagalitin, maaari kang mapilitan na pabagalin at isaalang-alang kung saan talaga pupunta ang sitwasyong kinasasangkutan mo, at kung ano ang iyong mga motibo sa pagiging kasangkot sa unang lugar. Ayusin ang iyong pang-araw-araw na gawain sa ibang paraan, kailangan mo ng pagbabago. Ang mga planong ginawa sa yugtong ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Magagawa ito ng mga naisip mo tungkol sa paglalakbay. Asahan ang maliit na kita. Makinig sa mga payo na nakikinabang ka. Mapagtanto na kung magdaranas ka ng mga pagkalugi, hindi ka dapat umasa para sa isang mabilis na paggaling, kaya subukang iwasan ang mga ito. Ang enerhiya mula sa mga planeta ay nagdudulot ng napakagandang pakiramdam. Malamang na mawalan ka ng pasensya sa lalong madaling panahon sa mga hindi kasama nito. Ang kaunlaran ay nangangailangan na maging tactical at hindi masyadong nagsasalita, lalo na ngayon. Kung nagpaplano ka ng isang outing, ito ay magiging napakasaya. Asahan ang balita para sa problema ng hindi natutupad na mga pangako at obligasyon. Huwag mamuhunan ng iyong oras kung hindi mo napag-isipang mabuti ang iyong mga layunin. Bagamat totoo na kailangan mong pag-isipang mabuti kung paano makamit ang iyong mga layunin at plano, ang puso mo lang ang makakapagsabi sa iyo kung ano talaga ang mga iyon. Kahangahangang mga gantimpala sa pananalapi ang naghihintay sa iyo na magpapaunlad sa iyo. Huwag tanggihan ang tulong. Kung nakatuon ka sa iba pang mga bagay, at kailangan mong ilagay ang iyong relasyon sa isang tabi ng ilang sandali, tiyak na kakailanganin mong kunin ito sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mo na lang ma-access ang lugar na iyon sa iyong puso kung saan umiiral ang ilan sa iyong mga pinakamaselang emosyon. Huwag ma-depressurize sa iyong paligid gawing malinaw na nananatili ka sa iyong matigas na linya ng pag-uugali at pinipigilan ang iyong isip.
ang iyong mga ideya ay susuportahan kung tactical at hindi masyadong mapilit na ilagay ang mga ito para sa talakayan. Magagawa mong magkaroon ng isang uri ng kasunduan sa iyong sarili tungkol sa kung paano mo gustong magpatuloy sa iyong mga plano sa hinaharap. Ito ay maaaring maging isang magandang oras para sa lahat ng uri ng mga pamamasyal. Magkakaroon ka ng pagkakataong idagdag ang kailangan na pagbabago sa iyong buhay. Palawakin ng kaunti ang iyong mga iniisip at simulang pag-aralan ang posibilidad ng isang bagong direksyon. Huwag tumakas sa katotohanan at huwag magtiwala sa hindi na verify na impormasyon, lucky number, 8 lucky color, lavender. Libra, sa mga kagiyat na pagkukulong at pag-uusap, mag-ingat sa iyong mga salita upang hindi ka lumikha ng mga problema at mag-iwan ng maling impresyon sa mga tao. Sa panahong ito, napupuno ka ng pasensya at kapayapaan. Nasa iyo ang tagumpay hangga't mayroon kang pananampalataya at ipaalam sa ibang tao kung sino ka at kung paano ka nagpapatakbo. Sa lalong madaling panahon, maaari mong makita ang iyong sarili na determinado na ipaalam ang iyong nararamdaman. Ang mga pagbabagong maaaring makinabang sa iyo sa lalong madaling panahon ay maghahayag ng mga bagong pagkakataon para sa pagkilala. Mag-ingat, maaari kang umaasa ng isang argumento dahil sa mga kita sa pananalapit. Huwag maglakbay kung hindi ito akurahan. Maaring nahihirapan kang isaalang-alang kung paano magiging mas mabuti ang mga bagay kung handa kang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang planetary configuration ng panahon ay nagdudulot ng lahat ng uri ng malikhain at nagbibigay inspirasyong mga pagkakataon upang gumawa ng mga plano para sa hinaharap. Magtiwala sa iyong intuition dahil ito ay nasa iyong panig. Manatiling kalmado sa panahong ito at walang kahirap-hirap kang magpapasimula ng mga kumikitang deal sa negosyo at kikita ng magandang pera. Sa lalong madaling panahon, ikaw ay lalabas sa tuktok at magiging napakalaking matagumpay. Maaaring kailanganin kang magmadali sa cycle na ito, walang pagmamadali, pasensya ang susi. Sa lalong madaling panahon, maaari mong maramdaman ang pag-iingat sa hangin, at hayaang umalis ng isang beses, na nagpapahintulot sa mood ng sandali na dalhin ka pasulong. Magkakamali ang iyong mga plano dahil sa isang hindi inaasahang kagyat na pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao. Suriin ng mabuti ang iyong mga bagong kakilala kung iniisip mong akitin sila ng permanente sa iyong buhay. Asahan ang mahusay na kita sa pananalapi. Hindi ito oras para manatili sa bahay at magbasa o manood ng telebisyon, italaga ang iyong sarili sa positibong pagbabago. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay. Maging payapa sa iyong sarili. Upang balansehin ang nagninangas na kalikasan ng Mars, subukang maging diplomatiko at huwag tumanggi na ikompromiso. Makinig sa mga mungkahi ng iyong mga pinakamalapit at sumang-ayon sa kanila dahil ito ay pabor sa iyo. Kung maaari kang maging matyaga, ang lahat ay magiging maayos. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay maaaring maglabas ng isang buong hanay ng mga emosyon. Magkakamali ang iyong mga plano dahil sa isang hindi inaasahang kagyat na pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao. May mga papasok na balita na may potensyal na baguhin ang iyong buhay ng gusto. Huwag gumawa ng mga plano sa paglalakbay. Maingat na suriin ang iyong mga pag-uusap at alamin ang mga problema sa sitwasyon dahil kailangan mong ayusin ang mga ito sa isang napapanahong paraan. Ang panahong ito ay kanais-nais para sa pagsasakatuparan ng iyong mga kagustuhan, lucky number, 2 lucky color, light gray. Scorpio, magsagawa ng mga pag-uusap sa mahinahong tono at pinipigilang damdamin. Maging matyaga at maging mahinahon, huwag magalit sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Ang pag-upo at pag-asa sa iyong mga lumang standby ay haantong sa iyong pagbagsak. Huwag mag-atubiling humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Ano man ang pagpapasya mong gawin, maaari mong makita na ang iyong mga plano ay nagbabago at nagbabago, lalo na kung nagpasya kang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan. Mag-ingat sa iyong pera, suriin at talakayin ang iyong mga bagong ideya. May mag-surprise sa iyo ng balita ng isang masayang kaganapan na may kaugnayan sa iyong personal na buhay. Hindi ipinapayong maglakbay ngayon dahil ang iyong mga iniisip ay abala sa mga kagyat na gawain at ikaw ay ginulo.
Protektahan ang iyong mga interes. Ipagpaliban ang mga pagpupulong at pag-uusap sa negosyo. Kung hindi sila nakaplano at nalaman mong nakakapagod, mayroon kang mas mahalagang gawain. Ang mga bagong ideya ay dadaloy at ang anumang uri ng gawaing brainstorming ay magiging isang malaking tagumpay. Maghanap ng mga tamang desisyon ng may katatagan sa mahirap na panahong ito. Kailangan mong maging emosyonal na secure, dahil hindi ka makakapag-relax kung nararamdaman mong may anumang uri ng kahirapan. Kung mayroon kang mga plano na kailangan mong pag-usapan, kailangan mong maging sensitibo at madama ang iyong paraan. Napakaraming nakakulong na enerhiya sa loob mo at kailangan mong alisin ito sa iyong sarili sa pamamagitan ng mahabang paglalakad. Maaaring hikayatin ka ng planetary energy na isaalang-alang at suriin ang iyong pag-uugali. Inaasahan mo ang mga paboribleng pagbabago o balita na nauugnay sa iyong personal na buhay. Maghanda para sa isang pagtatangka para sa mga pandaraya sa pananalapi, na maaaring nakamamatay sa iyong katatagan kung papayagan mo sila. Kung kinakailangan, maging kompromiso. Mayroong bawat pagkakataon na ang isang taong makaharap mo ay magpapatunay na kaakit-akit, at magpapaalala pa sa iyo ng isang napaka-espesyal na tao na dati mong nakilala at mahal na mahal, kaya kung magpasya kang gawin ito ng higit pa, tiyak na hindi mo ito pagsisisihan. Ang iyong labis na emosyon at pagiging sensitibo sa lahat ay maaaring makapinsala sa iyo. Maging maingat at huwag magmadali. Iwasan ang mga bagong kakilala. Ngayon na ang oras upang mapagtanto ang iyong mga plano at asikasuhin ang iyong mga pagpupulong. Itigil ang pagtingin sa paraan ng mga bagay, at suriin kung magkano ang mayroon ka sa kasalukuyan, pagkatapos ay isaalang-alang kung ano ang gusto mong gawin sa iyong hinaharap. Ang mga kaganapan ay nangyayari ng iba sa kung ano ang iyong binalangkas, ngunit ang mga bagong pagliko ay makikinabang sa iyo. Sa gabi subukang tamasahin ang kapayapaan ng isip sa feeling ng iyong mga malapit at mahal sa buhay, lucky number, 8 lucky color, lavender. Sagittarius, ang pagmamadali, lalo na sa puntong ito, ay makakasakit lamang sa iyo. Ipagbawal ang iyong sarili na makialam sa mga pag-aaway na walang kinalaman sa iyo. Ngayon ay isang magandang oras upang ipadala ang iyong sarili sa gym kung saan maaari mong ilabas ang iyong mga mood sa kagamitan at mag-ehersisyo din. Dapat mong asahan ang isang panahon ng kasaganaan na maaalala sa paglutas ng maraming problema. Panahon na upang maging praktikal sa isang napakamakonsiderasyon na paraan, sa halip na gumugol ng oras sa pag-iisip ng maraming hindi makatutuhan ng mga plano. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagpupulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Matutuwa ka sa mga balita ng paparating na masasayang kaganapan. Kung may oras ka sa paglalakbay, samantalahin ang pagkakataon. Asahan ang problema para sa tagumpay sa pananalapi na pinaghirapan ng iyong mga kasamahan. Huwag hayaan ang mga nakakapinsalang tao sa iyong buhay. Maglaan ng mas maraming oras para sa iyong sarili sa panahong ito at huwag mag-overstress sa trabaho. Ikaw ay determinado, sumikat sa iyong mga kakayahan. Hayaan ang kontrol at maging matiyaga. Maaaring kailanganin mong umasa sa iyong mga ipon mula sa nakaraang buwan. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Ngayon na ang oras upang mapagtanto ang iyong mga plano at asikasuhin ang iyong mga pagpupulong. Pag-isipang gumawa ng ilang pagbabago. Ang planetary alignment ay binibigyang diin ang paglabas at paglibot. Mas mabuting unawain ang iyong maling pag-uugali ngayon at alisin ang iyong mga alalahanin. Ang mga nasa buhay ng pamilya ay maaaring magkaroon ng mga paghihirap na dulot ng tradisyonal na hindi pagkakaunawaan, ngunit huwag magpadala sa iyong mga damdamin dahil maaari mong maabot ang isang dulo na hindi mo nais. Huwag ipagsapalaran kapag nagtagumpay ka sa mga problema, dahil maaaring lumalala ang iyong relasyon sa mga grupong kinabibilangan mo. Makakaharap ka ng mga paghihirap, ngunit manatiling kalmado at mapagparaya. Ikaw ay tensyonado at kinakabahan. Suriing mabuti ang iyong mga aksyon. Upang maiwasan ang stress, huwag masyadong makisali sa kaganapan ng hindi kasiyasyang balita. Nasa mood ka para sa ilang seryosong talakayan tungkol sa mga plano at obligasyon sa hinaharap.
Kakailanganin kang maglakbay. Maging matyaga at tactile. Lucky number, 3. Lucky color, maroon. Capricorn, sa ngayon kailangan mo ng privacy upang maunawaan ang iyong mga problema sa buhay at mag-isip ng mga paraan upang malutas ang mga ito. Nasa ilalim ka ng mabigat na impluwensya ng emosyon. Harapin ang mga lumang problema sa pamilya na hindi napapailalim sa isang bagong pagpapaliban. Huwag kumuha ng business trip. Ang siklong ito ay magdadala sa iyo ng material na kasaganaan. Pag-isipan kung paano gagawin ng maayos ang mga kinakailangang pagbabago sa iyong buhay. Timbanging mabuti ang mga darating na kaganapan. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Ang lahat ng mga paghihirap ay madaling lampasan kung hindi ka masyadong mag-aalala. Kakailanganin mong harapin ang mga problema sa trabaho na dulot ng pagkakamali ng isang kasamahan. Napakalapit mo na sa iyong itinakdang mga layunin, ngunit tinatago ng ambon ang iyong napipintong tagumpay mula sa iyong mga mata. Huwag magpakita ng pagkabalisa. Ang planetary alignment ay nag-aalok ng pagkakataon na makilala ang iyong sarili ng mas malalim at mahanap ang pinakamahalagang emosyonal na pagkakasundo. Ang iyong pagtitiwala at pagkamaramdamin sa impluwensya ay maaaring maging dahilan upang talikuran ang iyong mga prinsipyo at mabaygo ang nakaplano. Maaaring kailanganin mo ng oras upang obserbahan at pag-aralan ang isa pang bahagi ng iyong kasalukuyang sitwasyon bago ka kumilos. Huwag manghiram ng pera kung hindi mo ito kayang bayaran. Isaalang-alang kung ang mga pagbabago ay pabor sa iyo. Hindi ngayon ang oras para sa mga business trip. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan sa lahat ng mga oras. Ang celestial energy ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na hindi masyadong nalalapit tungkol sa isang partikular na issue. Mag-ingat sa mga hindi mapagkakatiwala ang tao na iyong pinukaw sa iyong mga aksyon at ang iyong pagkahumaling sa kadakilaan na kadalasang nakakasakit sa iyo. Maging mahinahon o kailangan mong harapin ang mga problema sa pag-troubleshoot na maaaring nakakaubos ng oras. Maghanda upang isagawa ang iyong mga plano. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay hindi kanais-nais, ngunit kung ang mga pangyayari ay pagpindot, huwag umupo sa likod ng gulong. Ang iyong insight ay patuloy na magugulat sa mga tao sa iyong kapaligiran, kahit na napatunayang ikaw ay isang mahusay na analyst. Ang planetary alignment ay nagbibigay sa iyo ng maraming saklaw para sa pagbabago at pagbabago. Maging matapang ka, lucky number, 18 lucky color, magenta. Aquarius, ang iyong tagumpay ay maaaring maging dahilan ng palitan ng mga insulto na dulot ng inggit ng isang malapit na tao. Ang pagmamadali sa panahong ito ay ipinagbabawal. Ang iyong mga emosyon ay maaaring kumihil sa iyo na maunawaan ng tama ang mga pag-uusap. Ang celestial configuration ay malugod na nag-aanyaya sa iyo na maupo at suriin ang iyong buhay mula sa maraming iba't ibang pananaw na maaaring mong pamahalaan. Ang pagpapalit ng iyong mga plano ay maaaring humantong sa iyo na i-load ang iyong sarili ng mga obligasyon na hindi mo inaasahan. Hindi ito oras para manatili sa bahay at magbasa o manood ng telebisyon, italaga ang iyong sarili sa positibong pagbabago. Ang mga pagkalugi sa pananalapi at pagkabigo ng iyong mga pagsasaayos ay posible kung wala kang sapat na kakayahang umangkop at sumasang-ayon ka sa anumang panukalang darating sa iyo. Magiging mabuti para sa iyo ang paglalakbay ngayon. Iwasan ang mga pagpapakita ng pagsalakay. Lumayo sa mga pakikipag-ugnayan sa negosyo dahil madali kang mag-away. Upang malampasan ang iyong mga problema, kailangan mong maging flexible, matyaga at madaling makibagay. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-iisip ng mabuti tungkol sa iyong mga damdamin. May pagkakataon kang maisakatuparan ang lahat ng iyong mga plano at ideya kung nakatuon ka lamang sa mga ito. Bagamat maaari kang matukso na gumawa ng isang bagay na marahas, malamang nagagawa ka ng isang makatwirang diskarte at unti-unting gumawa ng mga pagbabago. Suportahan ang isang kaibigan sa kanyang intensyon na magsimula ng negosyo, ngunit kung ikaw ay matatag sa pananalapi. Laging magandang tansyahin ang iyong mga kilos at ng mga tao sa paligid mo. Huwag tuksuhin na maglakbay kung sa tingin mo ay hindi komportable.
Mayroon kang lakas at kahusayan upang mahawakan ang lahat. Ang mga positibong kaganapan at pagbabago ay maaaring asahan sa iyong personal na buhay, ngunit ang pag-ibig ay maaaring nauugnay sa mga distansya. Iwasan ang pagkabalisa upang maiwasan ang paggawa ng mga pagkakamali na maaaring maantala ang iyong mga intensyon sa oras. Upang makamit ang balanse, huwag makisali sa mga hindi kinakailangang pag-uusap. Asahan na nasa isa sa iyong pinaka-sociable at tunay na kasiya siyang mood. Bagamat maaari kang matukso na gumawa ng isang bagay na marahas, malamang nagagawa ka ng isang makatwirang diskarte at unti-unting gumawa ng mga pagbabago. Sa darating na panahon maaari kang makaharap ng mga kaaway na nagtakda ng layunin na sirain ang iyong mga plano. Hindi ka nais-nais na maglakbay, ngunit kung kailangan mong gawin ito suriin ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan. Ito ang panahon kung saan kailangan mong isaalang-alang ang mas praktikal at materialistikong mga aspeto ng iyong pang-araw-araw na pag-iral na makakatulong na magkaroon ng pakiramdam ng pananaw, na maaaring kung ano ang kailangan mo. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Lucky number, 9. Lucky color, red. Pisces, ang tulong ng mga maimpluwensyang tao ay hindi magiging kalabisan sa iyo. Ang fleetness ay nakakasakit sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw ay nasa isang pakikipagsosyo, ikaw ay magiging matagumpay dahil ito ay magiging mas madali para sa iyo na malampasan ang mga paghihirap sa iyong paraan. Ang celestial alignment ay nagpapahiwatig ng isang oras kung kailan maaari kang makaramdam ng higit sa isang maliit na pagkahilig sa isang partikular na tao. Ito ay isang magandang oras para sa anumang uri ng paglalakbay. Suriin ang eksakto kung ano ang iyong nararamdaman dahil ito ang susi sa paggawa ng tamang pagpili. Ipatupad ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago sa iyong buhay. Huwag maging walang muwang at gaaman at subukang huwag gastusin ang iyong pera sa pagsusugal, dahil ang swerte ay wala sa iyo at hindi magpaparami ng iyong pananalapi. Ang celestial lineup ng cycle na ito ay nagdadala ng kagustuhang talikuran ang lahat ng mga timetable at mahigpit na plano para sa isang panahon ng kasiyahan at kasiyahan. Huwag palampasin ang pagkakaroon ng pakinabang para sa iyong sarili. Para sa lahat ng nagtatrabaho sa larangan ng pagbabangko at pananalapi, kailangan ng oras na huwag pumirma sa mga dokumentong pinansyal na may kaugnayan sa mga pamumuhunan. Ang takot sa pagkabigo ay ang iyong pinakamasamang kaaway sa oras na ito. Maging matyaga, anuman ang mangyari sa iyong paligid. Pinipigilan ka ng emosyon na umayon sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Subukang tasahin ang mga kaganapan ng may layunin at walang pagkiling. Ngayon na ang oras para buuin ang iyong mga plano sa hinaharap. Magsaya ka. May magsurprise sa iyo ng balita ng isang masayang kaganapan na may kaugnayan sa iyong personal na buhay. Sa malapit na hinaharap, makukuha mo ang iyong pinakahihintay na pera. Huwag ibahagi ang mga conclusion na ginawa mo sa hindi naaangkop na mga tao. Kung ang isang tao ay tila hindi tumutugon sa iyong interes sa kanya at ikaw ay nakakaramdam ng isang haplos na nahuhumaling sa taong pinag-uusapan, maaaring pinakamahusay na ibaling ang iyong pansin sa ibang lugar kung hindi man ay nanganganib kang gumawa ng kalokohan sa iyong sarili. Ang kasalukuyang celestial energy ay maaaring magpahiwatig na kung ang hinaharap ay nababahala, maaaring mayroong isang mapagkukunan ng pag-igting na naruroon. Maging pigil upang maiwasan ang pagkalugi. Sa mga bagong pagpupulong, huwag palampasin ang iyong pagkakataong lumikha ng mga kapaki-pakinabang na pakikipagsosyo. Isaalang-alang kung ang mga pagbabago ay pabor sa iyo. Sa puntong ito, pinakamahalaga na ang mga mungkahi na ginawa sa iyo ay wastong masuri. Planuhin ang iyong oras nang naaayon sa mga prioridad. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung planado ng maaga. Subukang huwag ipilit ang iyong mga opinyon ng agresibo. Lucky number, 15. Lucky color, dark red. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.